Rita Grapart. Biyahe tayo, puntang Sindul. Diyahe na naman kami guys, puntang Sidgum. Biyahe kami, punta kami Sidgum. Biyahe. Punta kami site. Oo, punta kami site. Sidgum. Ayo, kasama ko. Tawag na lang ako na karon. Ha? Kuan lang ba, siya karon magpasok na yung pera ko, magpapadala ko dyan. Ah. Ay, wala problema. Saudi ni. Baka mamaya. Pagka pumasok, hapon ko lang naayos yung account ko eh. Ah. Sino? 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 Oh. Wala yun. Eh, siyempre, para magkapira yung ospital dyan, dahil may makukuha silang subsidy sa PhilHealth. Dapat report nyo yan. Report sa Juan DILJ para maimbestigahan. Kasi ang bawat pasyente na magkaroon ng COVID may 100,000 silang makukuha. Oh, ospital ang kikita dyan, mga doktor. Oh. May fixer kasi na sila yung tagalakad sa opisina ng PhilHealth. May lagay para makapag-process ng COVID. Oo, para may makuha silang pera sa gobyerno. Kaya nga. Reklamo nyo dapat yan sa Kwan. Reklamo dapat yan sa Kwan, sa national government. Para mapaimbestigahan yung local government dyan. Tsaka yung hospital.
Wala yun. Gina? Hindi, yung problema nga kasi sa buhat yan ng ospital tsaka yung local government para makakuha sila ng pundo sa national. Pagka nagkaroon kasi ng calamity dyan sa probinsya, may tinatawag makapagkuha sila ng calamity loan sa national. Yan yun ang diskarte ng mga local government. Dapat yan, nire-report sa DILJ. Para maimbestigahan. Oo, makakuha kasi pa nag-lockdown ng isang bayan o banwa, magkakaroon sila ng parang calamity loan pundo halin sa government. Kasi lockdown para mamigay ng tulong, mga pagkain, ang sobra sa kanila. Oo, drama lang na. Dapat... Drama lang yan para makakuha ng pundo yung local government dyan. Mabigay para may pundo sila sa mga relief goods. Bibigyan sila ng national government. Eh, hayaan mo lang dyan kasi kayo rin makikinabang yun dyan pagka maraming relief goods na dumating. Pero karamihan ang kukuha ng maraming pira dyan, benepisyo, eh siyempre, local government. Halimbawa, bigyan sila ng national government ng 10 milyon, ipamimigay nila yan, 2 milyon. Tsaka nila ng 7 milyon. Huwag na ang politiko, pero dapat yan, pinapambistigahan sa DILJ. Mike Juan, official website ng DILJ sa Facebook, doon kayo mag-comment. Oo, DILJ, itawag nyo. Kaya lang, gumamit kayo ng dummy account kasi pag ginamit mo yung totoong pangalan mo dyan, pag initan ka ng mga local government dyan, dapat dummy account. Galo ko na ah, pero may makugainom. Kanto kami sa site, disyerto. May titingnan kami yung water well. Pagka pumasok na mamaya yung pera, tawagan, magpapadala ako dyan. Sige pa. Kagambala si Inday, ang bakang ginabaligya niya, kunin ko yun. Sulian ko, sulian. Papadala ko ng pera dyan. Inihintay ko lang yung text ng bangko. Pag pumasok na yung pera ko, magpapadala ko dyan. Sige pa, manawag na lang ko karon ha. Kay gabiyahe kami. Okay.
May nabalita, nag-positive ko, no? Positive. COVID. Tinulungan ng tatlong tao. Dinila sa ospital. Ngayon, sinwab test. Nag-positive din daw sila. Ang tinulungan nila, negative. Nag-gumagawa ng pandemic, yung drama yung local government para magkaroon ng lockdown. Pag nagkaroon ng lockdown, nakakuha sila ngayon na sa national government. Ngayon, sabihin ng law, oh, sige, itong budget nyo, 10 million. Oh, 10 million. 2 million, pambibili ng mga relief goods. Tapos, pambigay sa mga taga-tao-tao doon. Sa kanila na yung 8 million. Ngayon, mga estilo yan. Eh, kasampuan kasi yung hospital dyan. Government hospital, tsaka yung local. Yan ang nangyayari. Kaya yung mga tao, nagpapanik din. Security guard, tiniro ng NPA, eh, patay. Dinala sa hospital, ni-report COVID. Namatay doon sa COVID. Nakakuhaan talaga itong government. Nakakuhaan sa hospital. Kaya dapat ay tawag sa DILJ at investigahan. Kasi ang may pakana dyan, yung mga mayor, barangay captain, para makakuha ng pundo. Sagad naman ang pundo nila. Hindi naman pwede sila na wala na kaming pundo kasi titirahin sila ng nasilang. Isa na yung kwan nyo, yung pang-emergency fund nyo, tsaka kwan, bakit wala kayong pundo? Ha? Mauli yung korupsyon. Pinangsabong ni Mayor ay natalo. Pinangpunan sa Sinda. Wala. Hindi mo naman pwede sabihin ganun. Alam mo naman kasi atin ang gobyerno eh. Ang local government sa amin kasi wala talaga eh. Corruption sa ating grabe, Duterte nga, magdismayado, gusto niya mag-resign, hindi niya kaya corruption. Dapat kasi huwag na yung kwan. Huwag na, wala na mga kwan dyan dapat. Mga congressman, wala na yan. Kasi nandyan magsimula ang corruption eh. Puntak-puntak nila. Dapat bawat kung gusto ni Duterte talaga makuha niya yung corruption, ang pundo, military na mamahagi. Programa na po mga NPA dyan, ha? Di ko na daw ko ng diktador na rin Duterte. Wala na mga NPA dahil wala na silang pundo eh. Wala nang ibig-sibihin at susuporta sa kanila eh. Dapat din na ibubuto yan, mga paterles nila sa Sarate. Mga lupis. Nago, wala na dapat sila. Kawawa yung mga NPA nagkuhan, bumababa, maraming sumuko sa amin. Sumuko. Dinideny niya. Mga yan daw, mga kuhan eh. Mga kuhan, sabi mo eh. Ibig yung sabihin, yung mga yan, mga sinungaling, sa kadami-dami niyan. Lahat sila nagsisinungaling, ikaw ang tama. Wala ng pundo, loko talaga gobernisan. Marami ng pampanggulo. Dapat lang talaga may assassin talaga sa atin. No? Mag-hire na lang sila ng kwan. Okay, Duterte, mag-hire. Oh, tatapatin ko na kayo. Mag-hire ako na talaga ng mga kwan. Mga assassin para lang... Tirahin yung mga corrupt na government. Wala nang kasukaso kasi tumatagal eh. Wala pa ng gasolina. Bakit kaya? Ayaw mag-refill? Asahan lang nila, ang sahod nila magkano. Pare! What? Pwede na iya, pwede. Manino. Hoy!
Nagsarado yung kuan, no? Burger King dito. Ay? Yung Burger King dito nagsara. Nakaraan, ano pa to eh? Pakasabi lang kami nila. Patubil. Ha? Di mo tubil ang machine. Bakit daw? Pulos na pulos. Nawagan kong transport namin. Ewan ko. Ko yung government siya, ang corruption din yan dyan sa inyo, transport nyo eh, dapat alot. Tabi muna tayo. Doon, masilo. Nagdilaw para naman. Pwede ba ito i-hide, no? Yung dito lang i-hide lang? Oo, mag-hide lang yan.